At prepare tayo mga pards. Kasi ito yung araw na kukunin na natin yung motor natin kasi iniwan natin kahapon dahil sa pinaulit natin yung pintura at the same time for the buffing. Today din na nakaschedule yung aking crash guard which is nasa Muntinlupa layo. Pero pwede naman puntahan. Ayun. So mag-angkas tayo going to Unicost Garage. Ayan na si boss. Sige, sige. Kukunin lang natin yung motor ko eh. Kaya ano, gusto mo ako mag-drive? Sige. Go, go, go. Malapit na yata tayo. Ah, dito, 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 dito. Hey, nandiyan yung bike ko. Hey ka, mag-hi ka. Oh, ganda! Gwapo nga. Oo nga, tama. Buti na lang. Ganda. Bossing, grabe namang pintap niyan. Pero dapat nga, hindi na nasabi yun eh. Kaya hindi nakita sinagot dito, boss, kasi nagkamali nga siguro eh. Pero dapat talaga hindi na nasama sa uli yung mga ganyan. Tama, hindi siya kasing pintap ng ano. Okay lang. Okay lang naman sa akin. Walang problema. Gwapo pa, boss. Boss, wala akong sira dito. Wala pa. Paint correct, at saka ceramica pa. Boom. Sabog na, sobrang hintab niyan, boss. Pero kailan after 2 months, no? Apo, 2 months. Oo nga. Sobrang hintab, boss, kahit kanina. Naka-vlog, naka-vlog ako, ha? Ayan pala yung artista natin may-ari. Oh, wala yan para makita yung pagiging macho mo. Wapo, Brad. Ito talaga nagdala dito, yung kulay pula, eh. Tama yung decision natin. Ganda. Kailan nyo tinira to? Kanina lang? Kahapon, sir. Oh, okay. Nice. Ganda. Mag-hi kayo. Hi, hi, hi. Hi, hi. Ayan. Ayan yung Unicost Garage. Ayan yung may... Sige nga, ayan, ayan, ayan. Sige, sige. Ito for change color tong GTR na to. Ayan yung mga customer nila, mga pangmayaman. Oh, wow. So dito yung parang oven. Yes. Oh. Nice. Kaya pala maganda yung kapit, no? Tsaka boss, yung baril natin. Siyempre, ano rin. Yung mga ano, ginagamit na tools, magandang klase. Oh, nice, ha? Yan. Chromax. German made. Thank you so much, mga parts. The best talaga kayo. Ito lang yung Kim ko. Exciting. Nakakaiba yung mukha. Yun talaga yung nag-break sa kanya yung ride na yun. Diba sabi ko sa'yo, kung hindi natin ni-ride yan, bro, arang as is lang siya, no? Tam. Pero walang ganyan po. Wala, wala talaga. Wala. Wala siyang ganyan. Kaya nga. Pupunta pa ako ng Muntinlupa. Papalagyan ko to ng crash guard kasi para safe na safe, mahirap na. Kaya nga eh. Parang ganun. Ang gagawin natin mga parts ngayon is kukunin natin yung pinagawa nating crash guard for this. Tapos tomorrow, ipakabit natin yung ating ilaw, which is tong ilaw dito. Ilalagay natin dun sa crash bar, which is yun ang purpose natin. Thank you sa Unicost Garage for the paint. Sa pagpayag sa request ko na papinturahan yung harap ng aking tapalodo kasi nagkamali sila sa likod. So tama nga lang yung decision ko. I think everything has a reason talaga. Si Lord talaga ang nag-gumawa ng paraan na ginawa siyang itim sa likod eh. Ang mamahal ng mga kotse na nagpapaayos sa kanila. How much more kung motor lang to, di ba? And to think, this is 20,000 already. So, how much more kung kotse yun, di ba? So, if you do the math, mahal talaga sila maningil. Pero worth it. Sobrang worth it. Kaya kung kayo,
nandito lang sila sa Sampaloc area, Junicos garage lang. I-message nyo na lang sila. Mas ma-appreciate mo yung motor pag nakita mo sa personal. Papalagay tayo ng sticker dito sa ating motor. I don't know, dun sa may Quezon City, sana lang magawa ng paraan yung aking sticker na gusto kong ipalagay, kasi yun talaga ang magpapa-determine na limited edition siya, yung sticker na yun. Magmukha siyang astig. Hindi tayo naka-riding jacket ngayon, naka-jacket lang tayo. Formang pogi lang tayo ngayon, mga parts. Hi! Thank you, Lord, for everything. Ayaw! Oh, wait lang. Ayaw mag-read ah. What the hell? Woo-hoo! Ah! Sarap! Expressway again! Si Maverick! 2.0! Yep, that's his name, Maverick. Sobrang sarap talaga pag meron kang big bike, no? Yung big bike ko, syempre, sabi ko nga dun sa last vlog ko na marami nagbentahan. Well, kung hindi ka kontento sa speed niya, ibibenta mo talaga siya. Lalo na pag lagi mo kasama yung mga racing bikes. For sure, 100%, magbebenta ka talaga. Hindi mo siya pwedeng i-stay for your knees, kasi una-una, talagang talo ka dun. Kahit 250cc, basta racing bike, tatalunin nun. Tatalunin to eh. Diba? Kagaya nung kamasakin na 250cc na 4-cylinder, grabe yun. Sobrang kontento pa ako dito, mga parts. Marami akong nababalitaan ngayon dito sa team ko, sa grupo namin, na bigla na lang namamatayan. As my previous vlog before, na mention ko na yan eh, na ang isa sa mga malaking problema talaga ng King ko is yung bigla na lang namatay yung makina mo. Hindi ko alam kung bakit hindi pa nila nakorekto. Dapat nakorek na nila yan noon pa, kasi bago na yung unit nila eh. And to think, meron pa rin reklamo na bago na yung VS, namamatayin pa rin sila. Diba? So, which is so weird yun. Weird masyado yun na mangyayari sa motor. Dito pala mga parts, dito sa expressway, kung nandito kayo sa taas, ang lakas ng hangin dito ha. Ang lakas ng hangin dito. Kaya mag-ingat kayo dito pag nag-drive kayo ng motor. Lalo pag mga... hindi mabigat yung motor nyo. Ay nako, delikado. As in, buti na nga lang meron akong windshield eh. May windshield visor ako na nagpo-protect sa akin sa hangin eh. Paano kung yung mga wala, diba? So, malakas ang hangin dito, both sides. So, mapapalit ka minsan pag malakas ang hangin. Ayan, iiwasan mo lang naman dito yung mga shiny parts at yung mga paint section eh. Yun lang yung iwasan mo dito. Thank God, may traction control to. Pero syempre, ingat pa rin tayo mga parts kung magdadrive tayo dito sa expressway. Yung ating crash bar, pinasadya yun. Pinagawa talaga ng sadya. So, ginawa siya ng 2 days. Nag-request ako like yesterday yata or yung Sunday pa, nag-request na ako. So okay lang. Ayan o! Oh! Ayan, medyo siguro mahirapan tayo magsalita kasi malakas ang ano, kasi nakabukas yung aking ano, half face lang itong aking helmet eh. Hindi ko nilagay yung aking full face helmet. Kaya lahat ng hangin, sagit ko. Delikabok! Woo! May nagtanong sa akin minsan, isang nanay, ano, isang asawa ng isang lalaki, syempre babae siya, nagtanong, ayoko talaga magmotor yung asawa ko kasi nga delikado. Kung lagi natin iniisip na delikado, delikado talaga. Wala namang kahit nakakotsi ka, delikado pa rin eh. Wala namang safe ngayon. Tapos what you believe mga misis, dedicate to sa mga misis, lalo na sa
Hindi si Lloyd. Lloyd! Ang pinaka-safe na road na pupuntahan nyo is yung expressway. Ito ha. Kasi wala ka kalaban dito, sarili mo lang eh. Nasabi ko na ito noon. Sabihin ko ulit. Kalaban mo dito, sarili mo, hindi yung ano, hindi yung mga sasakyan. Kasi wala kang ano eh, wala kang intindihin kundi paano mo lang ano sarili mo. Kung paano ka mag-drive. Kung kamote ka at waswasero ka talaga, talagang yun ay kakamatay mo. Pero kung chill ride ka lang, gaya ko, walang mangyayari sa'yo masama talaga. Diba? Mas delikado pa dun sa kalye. Sa EDSA, delikado pa. Kasi kalaban mo dun mga small bikes na minsan, hindi naman lahat kamote, pero minsan lang. Meron talaga eh, may nawawala talagang tao na bigla-bigla na lang pasingit-singit eh. Hindi mo talaga maiwasan yan eh. Lalo pag nagmumotor, lalo pag nagmamadali. Kaya, I'm telling you right now, those people na nagda-doubt na huwag niyong pamotor yung asawa niyo. Huwag niyong bawalan. Kasi, the more na bawalan niyo, baka magtatampo yan kung kailan pa maging matanda doon pa yung pabigyan ng pagkakatawan na magmumotor siya ng big bikes. Hindi, hayaan mo sila mag-enjoy. Ang importante, umuwi sila ng buhay. Yun. Thankful ako sa wife ko kasi nagsusuporta siya. Mabait kasi asawa ko eh. I'm not telling anyone na hindi mabait yung mga asawa na hindi tumapayag. I'm telling you this because ang expressway talaga ang pinaka-safe na road na mag-drive ng motor. Oh, 77 lang oh. 80, nasa taas ako. Oh, kasi may limit naman dito talaga. Kumakatakbo ni 100, okay lang yun. 80, okay na eh. Malakas lang talaga hangin dito. Saka binubuksan mo yung aking headlamp. Saka auxiliary lights. Para alam ng mga nakakotse na may parating na motor sa likod nila. Eventually, magpapalit pa rin tayo ng tambucho. Yung tambucho ipapalit natin, hindi na yung malakas ang tunog. Yung magaan lang. Yung sakto lang yung tunog. Yung bagay na bagay sa kanya. Yun ang ipapalit natin. Kasi mabigat talaga ang tambucho niya eh. Hindi mo talaga masabi na magaan ang tambucho nito. Mabigat talaga eh. Isipin mo pag tinanggal mo yung isa sa mga weight niya, which is yung tambucho nga, mas lalo pang bibilis to. Eh, mali ako. Nasa baba ako. Bridgeway dapat. Wrong way. Sorry. Ceramic natin to in 2 months. Kahit hindi na sa kanila, mahal na ceramic nila. Siningil ako ng 15,000. Grabe yung ceramic na yun. Yung kay ano? Makoy, saan siya? Ako yung ka-text mo. Ka ba si Makoy? Pamangkin ko po yun. Ah, okay. Sino ang te-text sa akin? Ah, okay. Ano ba yan, bro? Pininturahan nyo lang yun? Powder coat po yun, sir. Ah, powder coat. Oh, yan, mga dadali sa powder coat po. Ah, okay. Ano yung mga ano yun? Anong? Yan, pang ano yan? Royal Enfield, Himalayan. Oh. Salamat pang bistro, 650. Wala kang pang ano, pang African Twin. Meron sir, meron. Sumura lang, magkano yung African Twin nyo? 15. 15K. Oh, upper lower. May upper lower pala. Oh, pinintura, kakapintura lang kasi.
nakakabitan. Ay, nangyari dito? Tama. Hindi naman ah. Maabot yan dyan. Hindi ah. Paano yung tama? Maabot yan sir. Kasi yung patulad ng tinanggal namin na isa. Oo. Oh. Parang din may tama dyan. Seryoso? Ano yun sir? Ha? Seryoso? Kakapintura lang eh. Seryoso? Dito. Saan siya umabot? Sa... Laro ko din. Dito, ito? Dito. May nakabitan ng siyang matanda, ginagawa rin bracket niya eh. Meron dito ng ano. Kunti lang naman. So kunti lang naman, umabot talaga? Oo. Seryoso? Pinatanggal niya yun. Marami na kayong customer? Oo, marami. Marami natin. Gap din ah. Schedule 40. Hindi rin naman kasi pwede magaan dito ano. Ito yung ating ato, crash bar. Ano ilalagay dito? Sakit ko. Meron ka? Meron. Ha? Asa rin yung sakit lang. Ganda rin ang quality oh. Ayan yung paganda siya ah. Di ba may law na bawal yung ano? Yung customized na crash bar? Alam ko meron. Alam ko meron eh. Wala. Ah, kasi bawal. Kasi bawal. Pero yung crash bar, ganun pa rin. Pero mas parang ilaw talaga yung bawal. Kaya pag nakaparito ang ilaw, pinapaklas nila yung ilaw. So... Ito meron din dito? Ah, meron din.